Conclusion. Ang sikreto sa mga nagtatagal na resulta. Ang isang sinaunang talinghaga ng Griego na kilala bilang Sorites Paradox, na nagsasabi tungkol sa epekto ng isang maliit na aksyon, kapag paulit-ulit ng sapat na beses. Ang isang pormulasyon ng kabalintunaan ay ang mga sumusunod. Ang isang barya ay makapagpapayaman ba sa isang tao? Kung bibigyan mo ang isang tao ng isang tumpok ng 10 barya, hindi mo masasabing mayaman siya. Ngunit paano kung magdagdag ka ng isa pa, at isa pa, at isa pa? Sa isang punto, kailangan mong aminin na walang sinuman ang maaaring maging mayaman, maliban kung ang isang barya ay maaaring gumawa ng sarili niyang mga barya. Masasabi natin ang parehong tungkol sa mga gawin ng atom. Maaari bang baguhin ng isang maliit na pagbabago ang iyong buhay? Malamang na hindi mo ito sasabihin. Pero paano kung sumubok ka ng iba, at iba pa, at iba pa? Sa isang punto, kailangan mong aminin na ang iyong buhay ay binago ng isang maliit na pagbabago. Ang banal na kopya ng pagbabago ng ugali ay hindi isang solong 1% na pagpapabuti, kundi 1,000 sa kanila. Ito ay isang grupo ng mga atomic na gawin na nakasalansan, bawat isa ay isang pangunahing unit ng pangkalahatang sistema. Sa simula, ang maliliit na pagpapabuti ay kadalasang tila walang kabuluhan, dahil napapalitan sila ng bigat ng sistema. Kung paanong ang isang barya ay hindi magpapayaman sa iyo, ang isang positibong pagbabago tulad ng meditation sa loob ng 1 minuto, o pagbabasa ng 1 pahina bawat araw ay malamang na hindi maghatid ng kapansin-pansing pagkakaiba. Gayunpaman, unti-unti, habang patuloy kang naglalagay ng maliliit na pagbabago, ang mga antas ng buhay ay nagsisimulang gumalaw. Ang bawat pagpapabuti ay tulad ng pagdaragdag ng 1 butil ng buhangin, sa positibong bahagi ng sukat, dahan-dahang ikiling ang mga bagay na pabor sa iyo. Sa kalaunan, kung pananatilihin mo ito, maaabot mo ang 1 tipping point, mas madaling manatili sa magagandang gawi. Ang bigat ng sistema ay gumagana para sa iyo sa halip na laban sa iyo. Sa kabuuan ng aklat na ito, tumingin kami sa 12 dosenang mga kwento tungkol sa mga pangunahing gumaganap. Narinig namin ang tungkol sa Olympic gold medalists, award-winning artists, business leaders, life-saving physicians, at star comedians na lahat ay gumamit ng agham ng maliliit na gawi upang makabisado ang kanilang craft at vault sa kanilang mga larangan. Ang bawat isa sa mga tao, koponan, at kumpanyang nasasakupan namin ay nahaharap sa iba't ibang mga pangyayari, ngunit sa huli ay umuusad sa parehong paraan, sa pamamagitan ng 1 pangako sa maliit, at napapanatiling, walang humpay na mga pagpapabuti. Ang tagumpay ay hindi 1 layunin na maabot, o 1 linya ng pagtatapos sa pagtawid. Ito ay 1 sistema upang mapabuti, 1 walang katapusang proseso upang pinuhin. Sa kabanata 1, sinabi ko, kung nahihirapan kang baguhin ang iyong mga gawi, ang problema ay hindi ikaw. Ang problema ay ang iyong sistema. Ang masamang ugali ay paulit-ulit na umuulit hindi dahil ayaw mong magbago, kundi dahil mali ang sistema mo para sa pagbabago. Habang papatapos na ang aklat na ito, umaasa ako na ang kabaligtaran ay totoo. Sa 4 na batas ng pagbabago sa pag-uugali, mayroon kang 1 hanay ng mga tool at diskarte na magagamit mo upang bumuo ng mas mahuhusay na sistema at hubugin ang mas mahuhusay na gawi. Minsan ang 1 ugali ay mahirap tandaan at kailangan mong gawin itong malinaw. Sa ibang mga pagkakataon ay wala kang gana magsimula at kakailanganin mong gawin itong kaakit-akit. Sa maraming mga kaso, maaari mong makita na ang 1 ugali ay magiging napakahirap at kakailanganin mong gawin itong madali. At kung minsan, hindi mo mararamdaman na manatili dito at kakailanganin mong gawin itong kanais-nais. Ang hindi mahirap na pag-uugali ay malinaw, kaakit-akit, madali, kanais-nais. Ang mahirap na pag-uugali ay hindi malinaw, hindi kaakit-akit, mahirap, hindi kanais-nais. Gusto mong ipilit ang iyong magagandang gawi sa kaliwang bahagi ng spectrum, sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito ng malinaw, kaakit-akit, madali, at kanais-nais. Samantala, kung gusto mong i-cluster ang iyong masasamang gawi, sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito ng hindi malinaw, hindi kaakit-akit, mahirap, at hindi kanais-nais.
Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso. Walang finish line. Walang permanenteng solusyon. Sa tuwing naghahanap ka upang mapabuti, maaari mong paikutan ang apat na batas ng pagbabago sa pag-uugali hanggang sa makita mo ang susunod na bottleneck. Gawin itong malinaw. Gawin itong kaakit-akit. Gawin itong madali. Gawin itong kanais-nais. Paulit-ulit lang. Laging maghanap ng susunod na paraan upang makakuha ng 1%'ng mas mahusay. Ang sikreto sa pagkuha ng mga resulta na tumatagal ay ang hindi kailanman huminto sa paggawa ng mga pagpapabuti. Kapansin-pansin ang mabubuo mo kung hindi ka lang titigil. Kapansin-pansin ang negosyong maaari mong itayo kung hindi ka titigil sa pagtatrabaho. Kapansin-pansin ang katawan na mabubuo mo kung hindi ka titigil sa pagsasanay. Kapansin-pansin ang kaalamang mabubuo mo kung hindi ka titigil sa pag-aaral. Kapansin-pansin ang yaman na mabubuo mo kung hindi ka titigil sa pag-iipon. Kapansin-pansin ang pagkakaibigang mabubuo mo kung hindi ka titigil sa pagmamalasakit. Ang maliliit na gawi ay hindi nagdaragdag, kundi ito ay pinagsasama-sama. Iyan ang kapangyarihan ng Atomic Habits. Maliit na pagbabago at kapansin-pansin na mga resulta. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.